Muli, isang magandang araw sa bawat isa. Ito ang ating susunod na aralin sa ating asignaturang Filipino. Ngayon, sa ating video ay tatalakayin ang patungkol sa genocide. Ano nga ba ang genocide? Ayon sa BCC, news o balita mula sa BCC noong taong 2016, ang genocide ay mula sa salitang genus, salitang Griego ito, na ang kahulugan ay race o tribo. Pangalawa naman, ang salitang side na kung saan ito ay mula sa salitang Latin na ang kahulugan ay to kill o pumatay. Ang genocide, ito ay yung pagpatay o pagpuksa ng isang lahi o isang pangkat ng tao upang mawala ito. Paano ba natin masasabi na genocide ang naganap na pagpatay? Kapag ito ay pinatay o mismong ang pagpatay sa mga miyembro ng lahi o pangkat ay naganap, pangalawa ay nagdulot ng pinsala, halimbawa maaaring physical na pananakit sa buong lahi o maaaring sa kaisipan lamang. Pangatlo ay pagsira sa kondisyon ng buhay. Halimbawa, ang isang lahi o pangkat ng tao ay nakatira sa isang lugar at ito ay iyong sinira. At dahil dito, wala na sila mapagkukunan ng pagkain at tirahan. Dahil dito, nasira mo na rin ang kanilang buhay. Sunod naman ay pagpigil sa pag-usbong ng bagong henerasyon ng lahi. At panghuli ay puwersa ang paglilipat ng kabataan sa iba pang pangkat. Ang salitang genocide ay unang ginamit ni Rafael Lemkin noong taong 1943 at ang isang halimbawa ng genocide ay ang Holocaust na kung saan ito yung sistematikong pagpatay ng mga Nazi sa 6 milyong Hudyo dahil para sa kanila ang mga Aleman ay yun yung pinakamataas na lahi o pinakamataas yung ranggo na lahi. Ang mga Hudyo naman, ito yung mga lahi na pinakamababa. Kaya talagang naganap yung genocide sa 6 milyong Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, sa iyong kwaderno o maaaring direkta sa aking messenger account, maaari mo bang sagutin ito? Kung bibigyan ka ng pagkakataong gawin ang daigdig, ikaw mismo gagawa ng daigdig, ano yung una mong lilikhain? Bakit? Sa paanong pamamaraan mo ito gagawin? Ngayon, tungo na tayo doon sa mitong ating tatalakayin. Ang pamagat nito ay Ahriman. Yung Ahriman, isa itong mito. Muli, kapag sinabi natin mito, ito ay yung akda na ang nilalaman ay kung paano nagsimula yung ating daigdig. Ito ay mitolohiya mula sa Persia. Ang Persia, ito ay nasakop ng mga Arabo. Kaya ang kanilang kultura o yung paraan ng pamumuhay ay kulturang Arabo. At ito ay muling isinalaysay ni Christopher S. Rosales. Sa mitong ito, may dalawang tauhan lamang na una daw nanirahan o unang nabuhay noon sa sanlibutan. Ang una ay si Ahura Mazda. Si Ahura Mazda, siya yung Panginoong Maalam at sila ay o siya ay mula sa walang hanggang liwanag. Pangalawa naman ay si Ahriman. Si Ahriman naman yung espiritu ng kasamaan at mula siya sa walang takdang kadiliman. Silang dalawa pa lamang daw ang unang namumuhay sa sanlibutan. At itong dalawang ito, may papanoorin tayong video, maaari mong isulat yung mga mahalagang pangyayari at mga mahalagang detalye. Alamin mo, itong dalawang ito, may nilikha sila, may ginawa sila. At ilista mo iyon. At si Ahriman, ano naman yung ginawa niya para talagang kalabanin si Ahura Mazda dahil nga sila lang yung tao noon sa sanlibutan. Ngayon, tungo na tayo doon sa ating video. Pakisulat mo lahat ng mahalagang detalye ng ating video. Tungo na tayo. Ahriman. Mitolohiya mula sa Persia muling isinalaysay ni Christopher S. Rosales. Sa simula, walang anumang nilalang sa mundo maliban sa dalawa. Ang Panginoong Maalam na si Ahura Mazda na naninirahan sa kaharian ng walang hanggang liwanag. At ang espiritu ng
kasamaan na si Ariman na naninirahan sa kaharian ng walang takdang kadiliman. Sa kanilang pagitan ay ang malawak na kawalan. Isang araw, nagpasya si Ahura Mazda na lumalang ng iba't ibang bagay sa San Sinukob. Una niyang nilikha ang kalangitan mula sa maningning at makinang na baka. Sunod niyang nilikha ang tubig. Pangatlo ang patag at bilog na daigdig na wala ni anumang pundok o lambak. Pang-apat niyang nilikha ang maririkit at mahamog na mga halamang wala ni anumang tinik o balakbak. Panlima naman ang maliliit at malalaking hayop. Kapag daka, hinulma niya ang kauna-unahang tao, ang matalino, matangkad, at matikas na si Gayumard. Panghuli niyang nilikha ang apoy na kanyang ikinalat sa buong San Sinukob. Inatasan ni Ahura Mazda ang apoy na pagsilbihan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagluto sa kanilang mga pagkain at pagbibigay init sa mga panahong nakapangangaligkig ang lamig. Samantala, mula sa pusikit niyang kaharian ay umahon ang espiritu ng kasamaan upang pagmasdan ang maririkit na likha ng Panginoong Maala. Manghang-mangha siya sa lahat ng mga nilalang nito. Agad naman siyang nakita ni Ahura Mazda. Binati siya nito. Nariyan ka pala, Ariman. Kumusta? Kung iyong mamarapati, gabayan mo saan at pupurihan ang aking mga nilikha. Hayaan mo at gagantipalaan kita. Gagawin kita ang isang immortal. Pairap ang espiritu ng kasamaan. At bakit ko naman sila gagabayan at bibigyang papuri? Higit ako makapangyarihan sa iyong lahat. Singhal niya. Nanginig sa galit si Ariman. Pinantaan niya ang karibal na Diyos. Humanda ka, Ahura Mazda. Pagpatayin kita at ang lahat ng iyong mga nilikha. Pagdagkay, kumapang siya pabalik ang espiritu ng kasamaan sa kaharian ng walang takdang kadiliman. Noon din nagsimula siyang lumikha ng mga magbalasik niyang alagad. Kumugi siya ng mga demonyo, magkukulam at halimaw mula sa kumukulong asopre. Salakayin nila ang karian ng walang hanggang niwatay. Sa kabilang banda, maalam sa lahat ng bagay si Ahura Mazda. Batid niya na gumagawa ng mga demonyo si Ariman upang kitilin at wasakin ang kanyang mga nilikha. Batid din niya na may magaganap na isang malaking digmaan sa pagitan nila at ng kadiliman. Kung kaya, dali-dali siyang kumulma ng anim na espiritu ang mga banal na immortal upang bantayan ang kanyang mga nilikha mula sa mga kampo ni Ariman. Nilalang niya ang mga banal na immortal mula sa sarili niyang kaluluwa. Taglay na mga ito ang iba't ibang niyang katangian at kapangyarihan. Unang nilikha ng Panginoong Maalam ang banal na espiritu na si Kshatra, ang Diyos ng Katwiran. Siya ang inatasan niyang maging tagapagbantay ng kalawakan. Sunod naman niyang hinulma ang Diyos ng Kapayapaan at kaganapan na si Hervatat. Siya ang naging tagapag-ingat ng buong sangkatubigan. Pangatlo naman niyang nilalang ang Diyos ng Pamamanata, si Spenta Armighty, na siyang naging tanod ng buong sandaigdigan. Meritat na siyang Diyos ng Immortalidad ang itinalaga ni Ahura Mazda bilang tagapangalaga ng mga halaman. Naging tagapagtanggol naman ng mga hayop ang ikalimang espiritu na si Buhumana, ang Diyos ng mabuting kaisipan. Si Asha Bahishta naman, ang Diyos ng katarungan, ang siyang naging tagapag-ingat ng apoy. Ng Panginoong Maalam ang kanyang sariling espiritu upang bantayan ang buong sangkatauhan. Namula sa galit si Ariman,
nang mamalas niya ang banal na immortal na nilikha ng Panginoong Maalam. Noon din ay isa-isang sinalakay ni Ariman at ng mga alagad niya ang mga nilikha ng Panginoong Maalam. Sinubukan niyang sirain ang sangkatubigan. Subalit, nasukol sila ni Horvatat, kaya't pumait lang ang lasa ng tubig. Sinubukan nilang wakwakin ang sangkaibigan, subalit nasalag sila ni Spinta Armighty at nangatintig lang ang mga halambak at bundok mula sa dati patag na lupa. Sinubukan din nilang wasakin ang mga halaman, subalit napigil sila ni Ameritat, kaya't tinubuan lang ng mga tinig na balakbak ang mga halaman. Patuloy na nagkalat ng lagim at dilobyo ang espiritu ng kasamaan. Sampo na demonyo, halimaw, at mangkukula. Naghastik sila ng kalungkutan laban sa kasiyahan. Nagpamudmud ng kasawian laban sa kasaganahan. Nagpasabog ng polusyon laban sa kalinisan. Nagtirik din sila ng hangganan sa buhay ng bawat nilalang. Sinalakay nila ang unang tao na si Gayomard at ginawaran ito ng sakit ng kamatayan. Buong akala ni Ariman, nawasak na niya ang buong sangkatauhan at nagtagumpay na siya laban kay Ahura Mazda. Ngunit nagkakamali siya. Nang mamatay si Gayomard, umusbong mula sa kanyang mga buto ang isang halamang rhubarb. Lumipas ang panahon at lumaki ito ng lumaki. Pagkaraan ng 40 taon ay bumuka ang halamang rhubarb. At isinilang mula rito ang isang lalaki at isang babae, sina Masya at Masyana. Pagkalabas ng dalawa mula sa halaman, natanaw nila si Ahura Mazda na malungkot na nakapangalumbaba sa kanyang trono. Agad na lumuhod si Masya at Masyana upang magbigay-bugay sa kanilang Panginoon. Pagdakay na ngako sila rito, natutulong sila. 10 ng kanilang magiging at mga anak upang magapi si Ariman. Nalugod naman sa kanila si Ahura Mazda. Inalahad niya ang kanyang mga kamay at pinagkaloob sa dalawa ang pagpapala. Pagkaraan ng 1 taon, nagsilang si Masyana ng 15 kambal. Ang bawat isa ay nanirahan sa iba't ibang panig ng mundo at nagsimula ng kanilang lahi. Mula noon, ang bawat tao ay nagasunod na ni Ahura Mazda. Naghatid sila ng mabubuting gawi, kaisipan at salita laban sa inihasik na kasamaan ni Ariman. Gayunman, sa paglipas ng panahon, ay niligaw ng landas ang ilan sa mga tao at naging isa sa mga kampo ni Ariman. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng Panginoong Maalam at ng Espiritu ng Kasamaan. Ayan, ngayon narinig mo na at napanood mo na yung ating mito na ang pamagat ay Ariman. Ngayon, balikan natin yung bawat detalye dun sa ating video. Muli, meron tayong dalawang tao o dalawang nilalang noong una. Una ay si Ahura Mazda na Panginoong Maalam mula sa walang hanggang liwanag. At pangalawa naman, tingnan natin si Ariman. Siya naman yung espiritu ng kasamaan mula sa walang takdang kadiliman. Muli, ito yung mga nilalang ni Ahura Mazda. Ang una, yung langit. Pangalawa, tubig. Pangatlo, patag at bilog na daigdig. Pang-apat, marikit na halaman. Pang-lima, mga hayop. Pang-anim, si Gayomard, yung pangunahing tao na matikas, matalino at matangkad. At pang-pito ay yung apoy. Ngayon, tungo naman tayo. Si Ahura Mazda, di ba, siya yung mula sa liwanag. Natapos na niya, nagawa na niya yung 7 iyan. Nilalang na niya iyan. Ngayon, bigla naman itong nakita ni Ariman. Si Ariman yung mula sa kasamaan. Nakita niya ang gaganda nung ginawa ni Ahura Mazda. Sabi naman ni Ahura Mazda, maaari mo ba itong bantayan? O maaari mo ba itong alagaan? Sabi naman ni Ariman sa loob-loob niya, bakit ko babantayan iyan? Eh, mas makapangyarihan ako sa'yo. Ngayon, hindi nagpatalo si Ariman. Ang ginawa naman niya, siya rin ay lumalang. Siya rin ay gumawa ng mga
ng mga kanyang mga maaring maging kalaban mismo nung nilalang ni Ahura Mazda. Ayun ang mga demonyo, mangkukulam at halimaw. Itong tatlong ito, ang layunin nito ay sirain lahat itong pitong nilikha ni Ahura Mazda. Ngayon, nalaman o matalino si Ahura Mazda, naramdaman niya si Ahriman baka may gagawing masamayan dun sa pitong nilalang ko. Ang ginawa naman niya, gumawa naman ulit siya ng anim na espiritu o yung mga banal na immortal na magiging tagapagbantay ng kanyang mga unang nilikha. Si Kshatra, siya ay para sa kalawakan, si Horvatat para sa sangkatubigan, si Spenta Armaiti, tanod ng sandaigdigan, si Armetat, halaman, Bohumana para sa mga hayop, at si Asha Vahishta para sa apoy. Ngayon, balik tayo, yung mga nilalang ni Arima, yung demonyo, mangkukulam, halimaw, kinalaban na o sila ay naghasik ng kasamaan, polusyon, sa daigdig na kung saan nandoon yung nilikha ni Ahura Mazda. Mabuti na lamang nasasalag lahat ng mga tagapagbantay, ibig sabihin na poprotektahan talaga yung mga kalawakan, sangkatubigan, mga hayop, halaman, apoy dahil magagaling yung mga banal na espiritu o immortal. Ngayon, sa bandang huli, nakalimutan o wala man lang nagpoprotekta dun kay Gayomard. Ang nangyari ay itong tatlo na nilikha ni Ahriman, binigyan ng sentensyang kamatayan si Gayomard. Hinangganan yung buhay ni Gayomard dahil dito namatay. Diba si Gayomard isang tao? Ngayon, dahil nga hinangganan yung buhay ng mga tao, nadamay din si Gayomard. Natapos ang kanyang buhay at siya ay namatay. Pagkamatay ni Gayomard, yung buto niya na nakabaon, may tumubo roon na halamang rhubarb. Ngayon, yung halamang rhubarb, pagkatapos ng 40 taon, ito ay bumuka at may isinilang na lalaki, isang lalaki at isang babae. Sina ay sina Masha at Mashana. Si Masha at Mashana, sila naman ay may anak. 15 kambal yung kanilang anak. At pagkapanganak, ngayon tumungo na si Masha at Mashana, hinanap nila yung Panginoon nila, si Ahura Mazda, yung mula sa liwanag. Ngayon, nakita nila napakalungkot ni Ahura Mazda dahil nga, di ba, kalat na yung mga pollution, kasamaan doon sa daigdig na kanyang nilikha. Ang ginawa naman ni Masha at Mashana, sabi nila, sila daw ay tutulong sa pagpapalaganap ng mabuting gawi o lahat ng mga mabuting bagay kasama yung 15 nilang kambal. Ngayon, sa bandang huli, di ba, hanggang ngayon kasalukuyan, nakikita pa rin natin yung paglalaban ng kabutihan at kasamaan. Doon lamang nagtatapos yung ating talakayan. Ngayon, sa iyong kwaderno, maaari mo ba itong sagutan, yung 1 hanggang 5? Maaari mong i-post yung video upang mas mabasa mo ng ayos yung ating mga katanungan. Tungo na tayo do sa ating unang gawaing pasulat at gawaing pagganap na ang pamagat ay graphic artist. Ikaw daw ay graphic artist ng isang kilalang kumpanya. At yung kumpanya ninyo, kayo ay magpapalabas ng animated na pelikula, animated na movie. Ngayon, bilang graphic artist, ikaw daw yung lilikha ng tauhan o character. Dapat yung character na gagawin mo ay hango sa Africa at Persia o Persia. Dapat kapag nakita ko yung tauhan o character mo para sa movie o pelikula, makikita ko roon na ito ay may nandoon sa kanya o taglay niya yung kultura o yung paraan ng pamumuhay ng mga taga-Africa o Persia. Paano sila namumuhay, ano yung tradisyon nila, ano yung hilig nila. Halimbawa, sa Africa sila ay mahilig sa sining. Ang isa dun sa iyong mga kamag-aral, yung mismong character o tauhan niya, yung balat noon, may mga nakaukit na sining. Dahil nga, makikita natin yung kultura doon ng Africa na ang mga tao sa Africa ay mahilig sa sining. Ganoon dapat ha, makikita ko na ay taga-Africa ito o taga-Persia dahil nakikita ko yung tradisyon at kultura ng mga taga roon dito sa inukit o mismong drawing mong mga character. Maaari kang gumamit ng drawing application o kaya maaari ka namang mag-drawing talaga o gumuhit sa bond paper.
Ang pamantayan natin, nilalaman, kapag yung tauhan mo, nakakakitaan ko ng tradisyon ng mga taga-Africa at Persia, 10 puntos agad iyon. Sunod naman, pagkamalikhain, kapag ikaw talaga ang bumuo noon, nag-drawing at ito ay hindi ko nakikita sa internet, 8 puntos. Sunod naman, balarila. Ipapaliwanag mo yung tradisyon na inangkop mo o sinama mo dun sa mismong tauhan mo. Ito ay maaaring hindi na lumagpas sa 5 pangungusap, 5 puntos, at panghuli tamang oras ng pagpasa, 2 puntos. Sa kabuuan ay 25 puntos. Kailangan maipasa mo ito sa March 18. Muli, March 18, kailangan maipasa mo ito. Ayun lamang ang ating talakayan ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig.